Hello guys, hard starting po ba ang sasakyan nyo at may check engine? Baka ang sasakyan nyo ay pareho ng sira ng sasakyan na ito. So, samahan nyo po ako na i-troubleshoot ang problema ng sasakyan na ito. Ang gagawin po natin yung sasakyan ngayon ay Nissan X-Trail. So, gaya na nasabi ko, ang problema niya ay hard starting. Mga dalawa hanggang tatlong feet po ng susi saka po siya mag-start. So, sa unang start po, magkakrank lang siya, pero hindi siya mag-start. Mapa-start man, napakahagba po ng cranking. So, tingnan po natin. I-confirm po natin yung problema niya. So, i-start po natin. Panoorin niyo po kung ano ang reaksyon ng makina. Yun. So, napakatagal po ng starting bago niya, ng cranking niya bago mag-start. Tapos ayun po, nakailaw po yung check engine. Ito po yung check engine, ano? Ayan, nakailaw po. So usually dapat hindi ganun katagal ang cranking ng sasakyan. So kapag ang sasakyan po ay electronic na, ito na po yung walang mga carburetor. Yun na po yung EFI. Yun na po tinatawag na electronic fuel injection. Ibig sabihin po, ang computer na ang nag-control sa delivery ng fuel. So, para malaman po natin kung anong problema, ang kailangan po natin ay scan tools. Hindi po gaya nung araw na manual po ang pagdadiagnose ng sasakyan. Sa mga gantong electronic na sasakyan, kailangan po ng scan tools para ma-trace po ang problema. So, gagamitan po natin siya ng scan tools. Ang gagamitin po natin ay itong outer po ito. So, muna pupunta tayo sa dito po natin ilalagay para makita. Papasok po tayo sa diagnostic. Asia. So, ano po siya? Nissan. Hanapin po natin Nissan. Mazda, Isuzu, Kia, Lexus, Toyota. Nissan. Ayan po Nissan. Check po natin ang Nissan. Manual selection tayo para mabilis. Dahil nasa Australia po tayo, papasok po tayo sa Oceania. So, Australia. Hanapin po tayo natin yung model ng sasakyan. X-Trail. Ito po, X-Trail. Tapos, ang modelo niya po ay ito, T30. T30. So, 2006. Ayan na po. Lumabas na yung details niya. Oceana, X-Trail. Ayan, pwede na. So, click po natin ng yes. So, punta po tayo ng diagnostic. Scan. Ayan po. In-scan na niya po. Ayan. Ito niya, ang bilis niya mag-scan. So,
pag mekaniko po kayo sa mga pananaw ito, kailangan nyo po ng diagnostic tools. Hindi na po pwede yung mano-mano kasi computerized na po ito. Puro mga computer sa po mga sasakyan ngayon. Iniisa-isa po ng scan tools na i-check lahat ng system. So, itong bahikila po ito, may airbag, may ABS. So, yung natural, yung engine management po, yung ECM, pati transmission. Yung transmission po nito automatic, kaya computerized din po ang transmission nito, kaya ini-scan din po siya. Air pressure monitor na hanap niya, pero itong sasakyan na to hindi siya equipped ng air pressure monitor, yun po yung nasa gulong ng sasakyan. So yan ang isa-isa niya, pati 4x4 4x4 din po ito. So pati yung 4x4 ini-scan din po ng scan tools. So nasa ang ni-scan niya ngayon, ayun, may nakita siyang fault sa transmission. Sa nakikita niyo sa taas, naka 70% pa lang po siya ngayon. 70% sa ini-scan niya. Ayan. Meron na siya na isang nakitang fault sa transmission. Engine, ayun, may nakita sa isa. Ah, fault, dalawa. Ang scan tools po ngayon ay napaka-importante sa mga mekaniko sa panahon nito, kasi ang mga sasakyan po ngayon, yung mga high-tech na, napakarami po yung computer. Tapos yung mga computer na po yun, konektado po sila, nag-uusap-usap. Nagbibigay yan sila, nagkukolektahan ng mga detalye para mag-operate siya ng maayos. So ngayon, ito, 100% na po. Ayan na. Tapos na po yung pag-i-scan niya. So tingnan po natin kung anong problema meron ang engine. So nakita sa kanya dalawang fault. I-press po natin ito. Red codes, doon po tayo papasok para malaman natin kung anong problema. So ang lumabas po ay engine speed, crankshaft sensor, circuit, current. So 0335. So ang lumalabas po
ang problema niya ay ang crankshaft sensor. Ito po yung sensor na kabit sa makina na minomonitor niya yung ikot po ng flywheel at ng crankshaft. So yung flywheel po nakakabit sa crankshaft. So may ano po, may gatla-gatla po yung flywheel, tapos binabasa po yun ang sensor. So namomonitor niya ang speed ng makina. So pag sira ang crankshaft sensor mo, automatic wala kang engine speed. So pero dahil matalino na po itong mga computer na to, ang ginagawa po ng computer, kapag sira po ang crankshaft sensor, ginagawa niya, ang ginagamit niya na data ay yung sa camshaft sensor para mapaandar niya ang sasakyan. Pero kapag camshaft sensor ang sira, talagang hindi naandar ang sasakyan. So tingnan natin kung ano bang pre-sprain data. So tingnan po natin ito. Ayan. So ayun. Kitang-kita po. Ayan. Engine speed 0. So during ng long cranking siya, hindi natitrace ng computer ang speed ng makina. So ang responsible po na magbigay ng speed data sa computer ay ang crankshaft sensor. So ang second step po natin dito ay check ang wiring ng crankshaft sensor. At kung sira po ang crankshaft sensor at okay naman ang electrical, papalitan po natin ang crankshaft sensor. Pero na-research ko na po sa internet ito, commonly problem po na ito kapag lumabas po itong trouble code na P0335, automatic po crankshaft sensor na po ang problema nito. Madalang po na nagkakaroon ng problema sa electrical ang crankshaft sensor. So ang crankshaft sensor po na order po na po natin, so may parto po ito. Pagdating po ng pyesa, ikakabit po natin. Ipapakita ko po sa inyo kung paano ma-fix yung problema. So pag napalitan po natin ang pyesa yan, itong check engine na to, mawawala po yan. Pati yung long cranking, no, hard starting, mawawala rin po. So kung babalik po tayo sa diagnostic niya, meron din po siyang fault sa transmission. Tingnan po natin ano pang makikita natin fault sa transmission. Read codes. Ayun po nakita niya, engine speed signal. So ibig sabihin po, itong tatlong problema na nakita natin, related po sila. Ibig sabihin, isa lang po ang pinanggagalingan ng problema. Yun po yung crankshaft speed sensor. So kapag wala nang crankshaft speed sensor, wala kang engine speed. Ngayon itong transmission din po ay nagbibigay po ng fault code kasi kailangan niya po yung speed ng makina para makapag shift siya sa tamang gear. So kapag naayos po yung problema sa crankshaft sensor, lahat pong fault yan mawawala. Bali tatlong fault po yung nakita natin: engine speed, crankshaft sensor, and tsaka ang transmission.
nakalagay doon sa transmission engine speed. So related po yan. So kapag dumating po yung pesa, pag napalitan po, ipapakita ko po sa inyo na fix na po yung problema. Mapakita ko sa inyo kung gaano siya kabilis mag-start kapag napalitan ng pyesa at mawawala rin po yung check engine. Ayan. So, basically po, kapag ganyan may problema, kine-check po muna yung wiring. Ang crankshaft sensor po ay may tatlong wire. Ground, signal, at saka reference voltage. So, yung reference voltage niya, i-check kung 5 volts. Tapos, yung ground niya, titingnan kung may ground. Tapos, yung signal, yung po yung output na data na ilalabas, na inilalabas ng crankshaft sensor, at yun yung po yung ibinabato niya sa computer. So, yung computer, ginagamit niya yon para malaman niya kung anong timing po ang number 1, kung anong position niya. So, malimit, tinitrace niya kung anong kung nakatap dead center po yung piston number 1. So doon po makikita niya kung anong mga dapat niyang ibigay sa makina. At saka at the same time, nakukuha niya rin po yung speed, yung bilis ng makina. So ginagamit po yung speed ng makina para malaman kung gaano kadami yung fuel na ibibigay, kung gaano ka anong speed po ang isiship ng transmission. Kasi hindi basta-basta magsiship ang transmission. Nagdidepende po siya sa speed na ng makina, pati yung required na power sa tapak din po natin sa linyador, at saka sa load po ng dala-dala ng makina. So kapag napalitan po yan, abangan nyo po, ipapakita ko po sa inyo kung paano po siya gawin. At saka yung saan po siya naka-location, nakalagay yung crankshaft sensor sa Nissan X-Trail. So, abangan niyo po.